So, sabi nila, gusto nilang explore yung option na yun. Sabi ko, game. Kasi gusto ko rin na bago siya. So, also all know that yung Darna story natin ngayon is a Genesis story, it's a coming of age. So, ang requirement talaga is somebody na young and with an air of innocence, but at the same time, with, you know, a strength of character. Right. So, and Jane De Leon fits that one. Complete package na siya eh. So, yung physicality ng character, yung posture niya, right, na parang superhero, nandun na siya eh. In fact, nagulat na ako kasi nag-start na siya ng training eh. So, nagulat na ako na parang mga batak na nitong girl. Ayaw ko pa ka nitong girl at eh. So, ano na siya? Nandun na siya. So, excited akong makita pa kung ano yung result pag katapos ng training. Yung mga early auditions, nakapansin ko na siya. Pero, ang ginawa ko kasi, dinivide ko yung auditions into, ang una lang binabasa, yung Narda muna. Okay. And then, pag callback, yung Darna parts na yung babasahin nila. Okay. So, yung Narda parts, so, medyo madami yung choices ko kasi dami yung gagaling. And then, sabi ko, dito magkakasubukan pagdating na dun sa Darna part. And dun lumabas yung, ano niya, yung instincts niya. Ang galing yung instincts niya, parang, ang dami kong mga bagay dun sa script na hindi ko sinulat, pero nasa utak ko lang. Tapos, nung ina-act out niya, ginagawa niya. So parang, okay, magaling yung instincts itong girl ito. So, na-impress ako. And parang, dun pa lang sa audition, nage-gets na niya na, parang gets na niya na action siya combined with drama. Right. So, nandun yung vulnerability ng character, pero at the same time, nakikita mo sa mata niya na gusto niya lumaban. Right. Natuwa nga ako eh kasi nung nalaman ko that ano na isa siya sa mga nag-audition after seeing her in Halik, sabi ko there's something about her. And then I also heard direct Lauren saying that I really like Jane, there's something about her. Right. So bilang mga filmmakers, iba, bilang mga director, may nakikita kami sa kanya. Right. Which direct Gerald Tarog also said no, that there's something about her. Right. There's something about this girl. Sabi ko, meron to. Just as, you know, I saw something in Liza Soberano when she was presented to us and, right, you know, she auditioned. And I also, the same way also that I saw something in John Lloyd Cruz when he auditioned when he was 13 years old. And likewise, si Christine Hermosa. And basta ako, I remember, pati si Joshua. Si Joshua Garcia. Yeah. Napapanood ko lang yun sa PBB. Tsaka fleeting, kasi pag kanyari, hindi naman ako talaga nakakaupo, pero yung mata ko napupunta kay Joshua Garcia sa BBB. And yun, and it was the same thing that I felt when I saw her again in Halik. Once na in-announce yung open auditions, syempre social media, daming mga suggestions, etc. May mga naghahanap ng mga Morena na Darna, gano'n. Sabi ko, sige, i-open nyo lahat yan, kahit Chinita, Morena, or Mestiza, or kahit ano pang combo. Okay. Gawin nyo lang. And then, so what happened was, so may open auditions, and then nag-scout din yung ano, Star Hunt and yung crew. Until eventually, naging ano siya, parang around 10 or 11. Okay. Tapos, eventually, naging 6 na pinresent ko sa mga execs. Tapos, ang kinaganda nun, nung pag-present ko, sabi ko, may top 3 ako. Okay. Pero nung pagkatapos nung entire presentation ko, parang lahat sila dun lang sa isa nakatingin. Okay. So, sabi ko, parang hindi ko na kailangang justify yun. So, ito na lang si number 1 na lang. So, yun naman. At unanimous naman lahat na si Jane talaga. Alam naman natin lahat, MJ, diba, that we went through the grueling process of auditioning so many artists and talents from Star Magic, from Star Hunt, diba? Kinuha na rin namin yung support at saka tulong ng Star Hunt. And then we also had several talents from the talent agencies, sa commercials, sinunod rin namin yung mga sports organizations, ganun din, pati mga contestants sa beauty pageants, no? So, among the almost 300 na nag-audition,
finally na narrow down to 20, and then nag-shortlist si Direk Gerald Taro down to 7. Okay. And then he presented the audition tapes to us, no, okay, to the committee. So yun, so nanood kami, tapos para daw makapili kami kung sino. And then we could deliberate and then finally make a choice. But before that, after seeing the performances, he also revealed to us kung sino ang kanyang personal choice. Okay. And then, you know, MJ, immediately after that, we just said, yes, we agree with you. And it was a unanimous decision. Jane De Leon was a unanimous decision. We're deep into prep work right now. Medyo mahaba kasi yung proseso ko ng preparation. So, madami muna kaming gagawin bago makapag-roll ng camera. So, may mga test shoots, may mga kung ano-anong discussions pa. Para lang pagdating na sa shooting mismo, dire-diretso na siya. Medyo mahaba yung kwentuhan namin. So, pero sinabi ko naman na mahihirapan siya in terms of yung physical na part ng training. And willing siya. Kasi yung wires, yung wire work, yung mga stunts, etc. Although hindi ka naman pagagawa sa kanila lahat yun. May stunt doubles naman definitely. Pero as much as possible, kung ano yung kaya niyang gawin, gagawin niya. And willing na willing siya kasi nga magandang opportunity sa kanya. Aminado naman siya na sobrang big break para sa kanya. So sabi ko, tara, ano tayo? Team effort to. So we have your back. Pero lahat tayo support. Congratulations. The Ravelo family is behind you. The Ravelo family is here for you. If you need any help, any references, anything that we can help you with, the character, we're here. Alam namin na, she's 19 or 20 years old. The last Darna that flew in the big screen was 24 years ago. She wasn't even born yet. So, yun ang ano natin. Meron tayong mga anak na nag-graduate na, na hindi nagkaroon ng sariling Darna. And comes Jane De Leon, and we're hoping for the best. Thank you, Jane. But we're just so happy. We're just so happy that finally we have found her. We have found Darna, and wala, eager and excited that finally, Darna is going to fly. Right. And congratulations to Jane De Leon.